Then please give the whole apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company, Antioch, Paul, and Barnabas, namely Judas, surnamed Barsabbas, and Silas, chief men among the brethren. And they wrote letters by them after this manner, the apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren, which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia. For as much as we have heard that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, ye must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. Men that have offered their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Sabay-sabay po tayo, ready go. We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth, for it seemed good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no longer burden than these necessary things. Okay na po yan. So, let's pray. Salamat, Panginoon. Sa hapon muli na marami po kami ngayon at mag-aaral yung mga salita. Pangalaga po, Lord, sa mga first churches. Nakita namin dito mga matututunan namin, Panginoon. Dahil natin matutunan ano yung matama, yung mga pumapasok na false doctrine, Panginoon, ng action na ginawa nila dahil dito, Panginoon. So, we pray na kayo po yung ingat sa inyong lingkod. Bawat isa, Panginoon, yan dahil po ang mapusta isipan. Kaya po, umilos, yung banal na spirit ako na sa amin. In Jesus name, we pray. Amen. Amen po. Makakapo na po. Medyo mahaba ito, no? So, last time, ay natapos tayo sa 14. Naumpisa natin yung 15. Chapter 15. So, ano pinag-uusapan natin ng mga bata? Ano yung Book of Acts? Ito yung libro na dito sinulat yung mga ano, sinong bida dito? Mga bukod kay Paul, oh, tama yun. Ayan, sino yung mga yan? Disciples, apostles, diba? Mga disciples, saka mga mananampalataya kasi minsan haba, nabanggit din sila. Pero ang mga bida, siyempre, yung mga leader, pero siyempre, yung mga sumusunod din sa kanila. At may kalaban din. Ulit-ulit yan. Sino yung kalaban? Okay, sa Book of Acts, ang kalaban dyan, mga Hudyo, hindi mga Romano. Sabi ng iba, mga Roman. Kalaban din sila, pero spiritually kasi, ano yan eh. Kalaban nga rin, pero hindi sila katulad ng Hudyo, na sila yung nagpapauso ng away lagi. Ilang beses natin nasaksiyan pa ulit-ulit, diba? Sinusundan pa si Paul. Ang ganda na nung ministry doon, sinundan sila, nanira. Sabay in-insight yung mga tao kung gawa ng mali. Kaya, yung nakita natin. So, sa 15, ano nangyagaroon dito? May mga kalaban na naman. Kung ano nung pinagtututuro, okay, mga Kristiyano din, kaso, ang false doctrine kasi, naitindihan nyo ba yung mga bata, false doctrine? Yung ginagawa ko ngayon, hindi, nagdo-doctrine na tayo, di ba? Ito yung tinuro sa Bible, ito rin yung tuturo natin, sa panahon natin. Kaso may mga kalaban tayo dyan, yung mga either talagang sinasadya o yung hindi masyadong sinasadya, pero either way, mali yung tinuturo nila. So, kalaban natin yun. So, paano natin lalabanan? Turo natin yung katotohanan. Tapos, inaalam natin, inaaral natin kung saan yung mali, kasi hindi pwede sabihin, ah, basta mali kayo. Anong mali sa akin? Pwede bang mali yung tao? Ang mali yung doktrina, di ba? Ay yung doktrina, pwedeng tumama, pwedeng mali. So, alamin mo yung tama, ituro mo. Yung mali, alamin mo, tukuyin mo, tapos sabihin mo mali, sa pag-aaral natin, iwasan natin yun. Okay? So, ano yung nangyari last time? Yung mga dating Hudyo kasi, may pinapagawa sila sa mga ibang disipulo na hindi naman dapat, hindi naman kailangan. So, medyo nagkaroon sila ng contention doon, pumunta sila sa Jerusalem. Paul and Barnabas, then yung iba pa, yung Hudyo. Dating Hudyo, okay? Pag naging Kristiyano kasi, wala na masyado yung Hudyo-Hudyo eh. Pero sa kanila, mayroon pa rin. May pride yan mga yan eh. So ito yung mga, again, yung mga makikita natin na hindi na nila inaano yan. Hindi na tinataas yung dati kami Hudyo. Wala tayong pakailam doon nung Hudyo ka dati. Wala na yun. Wala na pagkakaiba. Okay, sa church, ganun yan. Kunwari dito,
dati kang Catholic, dati kang Methodist, dati kang Muslim, wala akong pakialam. Kung tumanggap ka sa Panginoon, member ka na ng church, ano ka na? Kristiyano ka na. Diba? Regardless kung saan ka nang galing eh. Eh, ano ngayon, kung Muslim ako dati, Catholic ako dati, may bearing pa ba yun? May relevance pa yun sa akin ngayon? Diba? Tinakwil ko na yun eh. Yung Judaism, ganun din. Mali naman sila karamihan eh. May mga tumama lang eh. Bandang huli, ligtas ba sila? Naligtas ba yung mga Hudyo sa kanilang religion? Hindi rin. Yung sinabi nga ni Peter last week. Okay, kaya yun nangyari doon. So yung mga natukoy nilang maling aral, nilapit nila kasi sa time na to, yung iba ay sa mahina pa. Kaya nagkaroon sila ng parang conference, council. Sino mag-judge siya? Siyempre, yung mga nauna sa pananampalataya, yung mga apostol. Okay? So, sinabi ni Peter, siya ay nagkwento pa siya. Kinuwento niya hanggang sa simula nung nakilala nilang Panginoon. Sila ay naligtas, nanampalataya. Sabi dyan, yun o, sa 9, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. So, paano tayo naligtas? Ligtas ka na ba, Benz? Paano ka naligtas? Pabaptize ka ba para maligtas? Hindi ka pa nga baptize eh. Paano ka naligtas? Oh, anong ginawa mo? Ayun Diyos eh, ino-offer naman niya yung kaligtasan. Nanampalataya ka lang, di ba? Yung sinasabi dito, nung nanampalataya ka, na-purify yung iyong puso. Ibig sabihin, hindi na kayong mayabang. May kilala namin ganun, yabang eh. Sabi niya, ligtas na ako. Paano ka naligtas? Nanampalataya ako, tsaka, may dagdag. Sabi niya, kailangan, may maintain ko yun. Dapat di na ako magkakasala ulit. Sabi niya. Eh, di ba? Eh, lahat mo nagkakasala eh. Oo, talaga naman. Ano ba talaga? So, hindi ganun ang taong naligtas. Pag naligtas ka, talagang nagtiwala ka lang sa Panginoong Jesus. Lahat. Ang kasalanan mo, napatawad, wala kang ginawa, tinanggap mo lang siya. Okay? Kaya napupurify ang ating puso pag tayo naligtas. So, baka mayroon pang hindi ligtas dito. Okay, mayroon pa bang hindi ligtas dito? Sigurado ka na ba sa langit ka, Joshua? Oh, baka mayroon pang hindi, sila ka. Sigurado ka na ba? Langit? Na-share na sa inyo yan. Pero di ba, habang pinapakinggan nyo ngayon, ina-analyze nyo ulit. Kasi mayroon namang ligtas, hindi niya pala alam, ligtas na pala siya. May iba, nakalimot. Amen? Kaya yan ay pinapaalala din. Okay? So ngayon, ano na yun? Kinuwento ulit ni Peter yun, paano ka ba tayo naligtas? Nanampalataya tayo. Eh, mga Gentiles, paano sila? Nanampalataya din! O ano pa yung Udyo, Gentiles? Wala na yun. Okay? Kaya natapos tayo dun last time. Kaya sabi ni Peter dyan, now therefore, why tempt we God? Okay? Why tempt ye God? Itong mga Hudyo na to, ng mga naging Kristiyano na rin, pero medyo tumatangan pa doon sa kanilang dating religion. Anong gagawin nyo? To put a yoke upon the neck of the disciples. Ibig sabihin, kailangan gawin mo yan para maligtas, ha? Ang Diyos ba nagsabi? Sabihin nila, oo, pero hindi. At sinabi niya dyan, napakahirap nung pinatong sa mga liig natin, eh. Hindi nga tayo naligtas dun, eh. Okay? Oh, may mag-usap. Oh, may pagkatapos natin, mag-usap kayo hanggang ano, ha? Daming tanong. Ang tanong? Tukol daw kay Satan. Tukol sa impyerno at saka lang. Yan. Sige. Pasapin mo yan. Daming tanong, eh. Pag-una ngayon, ha? Okay, magandang usapan yan. Like, ha? Okay, so sabi niya dyan, hindi nga natin kayang i-bear yan. Okay, kaya sabi dito, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. So kung paanong tayo ay maliligtas, sabi niya, eh ganun din sila, manampalataya lang, ligtas, tapos. Amen? So ngayon, start tayo dito ngayon, then the multitude kept silent, okay, napatahimik sila. Bakit ganun? So gusto ko i-point out dito, pag yung leader nagsalita, may authority, di ba? Yung iba, kaya hindi magkaroon ng kaayusan, minsan talaga may mga lumalaban din. So hindi sila dapat... kaya kailangan pang maligtas. Huwag kang manggugulo kung hindi ka yung leader. Amen?
Pero ito kasi, I believe, ang leadership ni Peter, eh, talagang doon siya, kasi mula pa lang. Saka alam niya yung nagsasabi niya. Kaya tumahimik na iba, nga, no? Bakit natin naligtas ba tayo sa batas ni Moses? Hindi naman eh. So, nung kailangan lang natin, manampalataya tayo, nanampalataya sila, ligtas tayo lahat. Okay, kaya sabi dyan, nung napatahimik na sila, nagkwentuhan na, no? Ano mang ginawa ni Paul tsaka ni Barnabas? Kasi alam ni Peter yun eh. Parang tayo, okay, pag nag-Bible study kami, ayan, salvation na naman yung topic. Oh. Ang gagaling ng iba, minsan bumanat, kala mo, may alam talaga eh. Eh di, pag nagkwentuhan na, ano nangyari? Ano mo ginagawa niyo sa church? Eh nagkantahan po kami, masaya po kami, kainan. Maganda yung kaso. Yung ba talagang pinakatabaho ng church o hindi? Ano pinaka-main na tabaho ng church, Stephen? Yeah, so winning. Ang ginagawa natin, piniplis natin yung sarili natin kung gawa tayo ng mabuti, kunwari, di pa tayo ligtas. So soul winning muna. Tayo, ligtas na ba tayo lahat? Kaya sabi sa'yo, mga hindi paligtas, ha? Kaya lagi kong binobrought up yan. Pag hindi kayo sigurado, usapin niyo si pastor, sabihin niyo si pastor, o baka ibang mag-share sa inyo, ha? Kaya iba, kaya hindi magpabaptize siguro, parang baka hindi paligtas. Maganda rin yun, at least. Kasi lumalaban yan, eh. Ba't akong papabaptize? Hindi ko nga alam ligtas ako, di ba? So, pero pag ligtas na kayo, wala nang ano sa inyo, wala nang pipigil sa inyo. Yun lang. Ligtas na kayo, pwede na kayo mag-baptize. Sabihin si pastor, subukin ko naman kayo eh. Natanungin ko kayo. Amen? Yan, sabi dyan. So, nagkwentuhan na ngayon kami ng paano mga ginagawa yung soul winning. Ang dami naliligtas. Hindi namin ginagawa yun. Malamang hindi kasi kayo tunay na church. Or, yung tunay kayo dati, nag-backslide na kayo, pwede rin ganun. Yung sinagawa kayong mali. Kaya maganda pag-usapin lagi soul winning, hindi sa binibida, pero yun talaga, kailangan mo ibida yun. Diba? Kasi parang ma-realize ng iba. Puro tayo doktrina, di ka pala ligtas. O yung di ka soul winning. So yun ang ginawa ni Barnabas and Paul. So parang siguro na na-inspired din sila. Ito na yung ginagawa namin. Ano sasabi? Ibig sabihin nyo, yung mga Gentiles, gagawin ko pang ano. Gawin nyo yan, hindi naman yung pinipreach namin. Kaya pinuwento nila yun, testimony sila, ano yung mga miracles ng Diyos na ginawa sa pamagitan nila, sa mga Gentiles. Kasi mga Hudyo, kalaban nila eh. Sabi dyan, after they held their peace, James answered saying, men and brethren, hearken unto me. Ngayon palang, ano na eh, tubig. Stephen, tubig. So, tapos na. Di ba? Masaya na nila. So, itong si James, medyo siya rin yung ano dito eh. Leader din to, si James. Kaya ngayon, anong ginawa niya? Para masettle na, in-address niya yung tao. Okay, sabi dyan, makinig kayo sa akin. So, Simeon had declared how God at the first did visit the Gentiles. Sino yung Simeon na to? Si Peter din po yan. Di ba? Simon Peter, si Peter. To take out of them a people for his name. Okay? So, medyo pinaghalo niya na dito. Sabi kasi talaga nung even on Old Testament, ang gusto ng Panginoon, meron siyang tao. People of God. Inumpisa niya sa Israel, actually, kay Abraham after the flood. And then, nagkagulo din. Hindi lahat sumunod sa kanya. And then, hanggang kay Moses nga, di ba? Hindi pa rin sumunod. Nandang huli, pinatapon nga sila sa ano eh. Inalis sila sa promised land, na pangako sa kanila eh. So, people of God ba yun? Hindi. Basa kami yung Bible lagi, asawa ng Diyos sa kanila. Pero pangako ng Diyos sa kanila, may matitira pa. Yun ang pangako sa kanila. At yun na nga nangyari dito, lahat ng mga naligtas ngayon after that, yun yung people of God talaga. Nilinaw yan sa New Testament ngayon. So, ngayon, so take out of them a people for his name. Okay, anong ibig sabihin of them? Yun nga, sa dami ng tao, for example dito, kumari lang ha, so dito, sino kaya ang magtatapat sa Diyos at gagraduate at mamamatay ng maraming nagawa sa Diyos? So sana lahat tayo, ganun. Pero sana lahat. Pero nangyayari talaga, hindi eh. Kaya tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo.
Ano yung katabi niyo? Sabi mo, graduate ka ba? Yeah. Kasama ba kita hanggang huli? Tanong mo. Yan. Sana ganun, okay? Ligtas ka na nga eh. Yan ang maganda sa Panginoon eh. Sigurado ka natin sa langit, pero yung iba sa atin, hindi nagtatagal sa lupa, hindi naglilingkod, nag-backslide, kawawa naman. Amen? Wala silang rewards, konti lang, yung iba. Kaya ngayon, so ganun itong parang tinitake out ng Diyos yung mga pinili niya. Anyway, ganun din na nangyari dito, ina-explain ni James. Kaya sabi niya, to disagree the words of the prophets as it is written, okay? So may kinote siyang Bible verse. So nakasulat na pala dati pa na meron siyang pipiliin. Ano yun siya? Ang sabi dyan, after this I will return and build again the tabernacle of David which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. So yung pinaka-highlight dyan yung Gentiles. Kasi yung mga yung panahon nila, yung mga Hudyo, wala na sa utak nila. Basta kami, Jews, kami lang bida. Pero actually, pag tinignan mo sa Old Testament, panay sinasabi niya. In-explain ni Paul yan eh. Hoseas, Isaiah. Sinasabi na ng Diyos, matagal na. Lahat ng tao gusto niya maligtas, pero hindi nga lahat naliligtas. Pero sinabi niya yun. Baliwala sa kanya yung mga kung saan ka nang galing. Ano ka ba? Amerikano ka ba? Hudyo ka ba? Walang kwenta sa Diyos yan. Kahit nung unang panahon. So, talagang people of God ay mga nanampalataya sa Kanya. Yung sinasabi niya dito. Okay? Known unto God all His works from the beginning of the world. Diba? Yan yung mga dispensation, napakamaling-mali yan eh. Kasi may, dati ganito lang ang tao, chosen people of God lang, Jews. Kahit nung panahon na yun, hindi lang Jews. Nung nagbabasa lang sila, hindi na commentary, kundi mga ano, una, Israel muna, di ba? Pero pwede sumali yung kahit sino eh. Manampalataya sila sa tunay na Diyos. O magiging bahagi ka na, mananampalataya ka na rin. Kasi sabi dito, paumpisa pa lang, alam na yan eh. Ganun na ang gawain ng Diyos. Okay? Wherefore my sentence is, so ito yung kanyang sentence ni James. Okay? Anong gagawin natin sa mga Hudyo mananampalataya? Anong gagawin natin? Wala, ito lang, sabi niya. That we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. Sa Tagalog, yung mga mananampalataya na hindi dating Hudyo, eh wag na natin silang, pag sinabing trouble, wag mong guluhin yung pananampalataya nila na, eh dadagdagan mo ko, dati ka, ay kami, Hudyo kami dati, kayo, hindi. Wala na yun. Hindi nagugulo kayo eh. Ang ganyan sabihin ni James eh. Eh samantalang siya Hudyo rin ha. Again, wala na sa kanya yun. Dapat natin maintindihan yan. Amen? Bata pa lang, maintindihan nyo na yan. Kasi dahil naguturo dyan na iba. Ngayon, so, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornication and from strings, from things strangled and from blood. So ito medyo controversial. Say natin ha. So sabi niya, kasi sila yung sa Jerusalem, parang sila yung tumatay yung ano dun eh. Nauna sila sa Panginoon, di ba? So, anong gagawin nila sa mga Gentiles? Ang tayo naliligtas eh. Ito lang daw, sulatan nila para may mga maikli na lang silang bukod sa naligtas sila, di ba? Siyempre, mayroong baptism and Lord's Supper. Pero ano yung mga pagbabawal na lang nila na alam nila itong mga Gentiles ay medyo sabi natin prone sila doon. Okay, sabi nila nung sa Africa daw, nung mga unang missionary doon, ang dami raw doon, uso doon, marami asawa. Pag lalaki ka, marami kang asawang babae. Common sa kanila yon. So, siguro may nagsasabi sa kanila mali yan, kasi pag nag-aaway-aaway na yan, sinong papaburan mo? Pero ganun nga kasi, masyado talamak na sila sa ganun. Ang hirap daw turuan. Sabi, oh, dapat isa lang. Ha? Ha? Bakit? Ganun. Pero ngayon, ganun, tinuturo sa mga Kristiyano, di ba? Pero ito mga in-identify dito, ito yung mga common sa kanila kahit sa research, kahit sa history. So, ito yung una, pollution of idols. So, sila ay, kahit yung pollution lang, ibig sabihin yung, kasi minahal mo na ka lang, may anito sila dyan. Itong manggap sa Panginoon, o siyempre, baliwala na yun eh. Kaso, ayaw pa nilang
Ayun pala alisin eh. So, tinuturo dito, pollution of idols. So, yung sabihin, kahit nandyan lang, hindi ka nagtitiwala dyan, kailangan mong alisin yan. Kasi nakaka-pollute. Ano yung sabihin pollute? Nakaka-rumi, nakaka-baho, diba? Nakaka-tiso dyan. Biroin mo kung ako dito. Ano nga rin, may nagbigay sa akin, mamahaling ginto. Anito. Eh, sayang naman eh. Lang naman tapong ko yan. Tunawin mo na lang. Kung ginto yan, benta mo or something. Eh, kung kahoy, wala na. Eh, talagang gatong mo, pwede. Gagatong pa ba kayo? O kaya gawin mong ano, gawin mong pulpit or something. Diba? Kasi hindi tayo makaiwas sa pollution ng idols kung hindi mo aalisin. Okay? So, isa yun. Okay, tandaan nyo yun ha. Prone sila doon, kaya kailangan nilang alisin at kailangan silang sulatan. Jerusalem Church. Number two. Yung fornication. Ano ulit yung fornication? Alam nyo na ba to? Alam nyo na yan, Chelsea? Ano yung fornication? Si Hannah, alam mo na yung fornication? Si Jana? Magkasama, hindi mag-asawa, di ba? Ang dami niyan, di ba? Tanong ko nga minsan sa inyo eh. So, hindi maganda yun. Pag nagsama yan, anong sumasama? Mag-asawa kayo, di ba? Dapat kinasal muna kayo. At wala nang iba pa. Diba? Wala ka ng ibang kakasamahin. So, again, ano yun sa mga Gentiles? Prone sila doon. Walang nagturo sa kanila nun eh. Medyo specific na aral kasi hindi mo madidirive sa konsensya mo lang. Kaya, yan. So, itong dalawang bagay na to, ito yung controversial din eh. Sabi, and from things strangled. Ano yung strangled? Strangled. Okay, tama. Galing dahil yun. So, tsaka yung blood, ito magka-grupo kasi ito eh. So, kasi yung mga Gentiles, hindi nila naranasan yung dietary laws ng mga Udyo. Pero ang tanong nga ngayon, i-apply pa ba dapat yun? For example, hindi sila kumakain ng baboy. Bawal din tayong kumain ng baboy. Bawal ba tayong kumain ng dugo? Maniwala kayo, controversial yan sa iba. Alam ko yung, ha? English. Kailangan may puto. Yun ang pang-asar natin eh. Kasi hindi masarap. Pero kahit sa amin, sa grupo namin, merong naniniwala pa rin dito. Mga Baptist yan, ha? Kasi nga, gusto nilang literalin. Okay? Pero pag kinumpara mo sa ibang places ng scripture, pagdating sa dietary law nga, applicable kung yun nga ay shadow of things to come, eh bakit mamimili ka pa? Yung iba naman, nagsasabi naman ito, sabi ni iba, pag kinatayan sa, ano yung sa Islam? Hindi po yung tawag nila, halal, di ba? So, medyo nag-agree naman ako doon, kung wala talaga, okay lang. Pero kung may mapipili, ito halal, ito hindi, doon ka na sa hindi. Kasi may mga ano sila eh, may nag-aalay pa sa demonyo yun eh. Ngayon, may dasal-dasal pa yan. So kung may iwasan natin, iwasan natin. Para at least hindi natin sila sinusuportahan. Pero kung wala nang iba, okay lang yun. Di ba? Wala tayong ano dyan eh. Tama yung pagpasalamat ka pa, yung pag-pray mo yan. Wala tayong pagdating sa pagkain, talo-talo yan. Hindi ako naniniwalang may... Ngayon, kahit yung dugo, sarap kaya niya, di ba? Hindi dahil lang sa masarap, pero pwede mong i-relate eh. Kung kumakain ka ng baboy, kumakain ka ng tuna, na dati pinagbawal, tinanggal ng Diyos yun. Di ba ito magtitira pa? Shrimp. Yung shrimp. Yung iba naman, sabi, ipis daw yan ng ano. Sarap eh. Kumakain ba kayo nun? Allergic. Allergic kayo? Ikaw? Okay. So yun ang aking stand dyan. Pero iba kasi medyo kesyo sabi na New Testament na yan. O ibig sabihin dapat ganun pa rin. Pero paano ka nakakasigurado na ibig sabihin niya talaga is strict dietary law? Yun ang tanong ko sa iba. Tapos sinabi pa dun sa ni Paul sa Romans 6 na yung mga nag-iwas-iwas pa sa pagkain ng pagkain, mga weak daw yun. So, ina-allow pa rin nila, wag mo ring sabihin, wag mong
Eh, bawal ka dito. Dahil vegetarian ka. Aasarin ka lang namin, pero hindi ka namin pagbabawalan. Kung ayaw mo talaga, di ba? Kung ayaw mo talaga ng karne, Kristiyano ka pa rin, tuturo ka pa rin, kapatid. Amen? Hindi natin yan titiwalag dahil lang sa pagkain. Tsaka sa mga holiday, yung iba nga, mag-Christmas pa rin. Ako, ayaw ko yan eh. Pero hindi ko sila tutulig sa'yo dahil lang dun. Yun ang sinasabi sa ni Paul sa Romans. Amen? So, na-settle ba natin yun? Yung strangled, yung mga sinakal nga na pinatay. Pinatay ng ano. So, nabanggit ko na rin yun din sa halal. Wala akong pakialam dyan. Wala na yun. Ha? Ano item? O yun nga, wala na akong, wala na tayong ano dun. Basta pagkain, wag lang nakakalason. Diba, tingnan mo yung contents, kahit baboy, pinag-alo-halo pa yan. Oh. Basta. Oo, yung halal, ano yun? Proseso ng mga Muslim yun, pagkatay. Okay, pero actually, kahit may halal atang mga coffee nga, inakita ko eh. Kape, halal. Okay. Kaya wala tayong pakialam dyan, amen? Noodles. Lahat na eh. Mungod sa mga yun. Kumak. Saudi. Saudi rin eh. Marami rin kasi umaki sa atin, Indonesia. Anyway, hindi big deal sa atin yan, amen? So, kaya ito, Moses from old time had in every city them that preached him, being read in the synagogues every Sabbath day. Anong sinasabi nito? Ayan, ito nga. For Moses of old time had in every city them that preached him, being read in the synagogues every Sabbath day. Anong sinasabi dito? Ang Diyos yun, si Jesus yun. Okay? Wala naman si Jesus sa Old Testament. Andun siya. Meron nga si Pastor andun sa meron siya. Ngayon, kasi hindi niya natuloy. Lahat ng bahagi ng Old Testament, andun si Jesus. Yun ang totoo. Pag nagpakita siya sa Genesis, diba? Binasa natin, kay Manoah na naman, diba? Sino yun? Pakita kay pagulang ni Gideon. Ah, Gideon. Samson. Okay? So, sharing yun. So, ibig sabihin nun, dahil pinalinis na ng Diyos yung mga pagkain natin sa New Testament, ganun na si Jesus, nasa Old Testament pa, ibig sabihin, tanga yan. Okay? Sakop niya yan. Mga dietary laws natin. Amen? Pero itong mga to, especially, turo mo doon sa mga tao to, wag gawin. Matutunan nila yung yun nga, sa fornication, tsaka idols, hindi sila ma-pollute. Okay? So, yan. So, ang pataniwala ko dito, medyo na ano pala sila dito. Hindi pa to ganun ka-perfect eh. Kaya nila nasulat to. Anyway, yung sa blood, tsaka sa strangled. Ngayon, so ano nangyari na? So then it pleased the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren. So dito na ngayon na unang nabanggit si Silas, hindi ako nagkakamali. Okay? So kanina, mga bida lang, si Peter, si John, pumasok si Barnabas and Paul, di ba? So, si Silas ngayon, makakasama na ni Paul yan. So, dahil lang nagkaroon sila ng judgment doon, papadala nila yan. Especially sa Antioch. Yung Antioch po, napakalaking city daw pala yan. Actually, pinakamalaking city daw ata yan. Dito sa parang pangatlo. Ah, tama, pangatlo. Pinakamalaki nung time nito yung Rome, syempre. Capital yun. Tsaka yung Alexandria sa Africa. Then, ito na Antioch. So, importanting place yan sa Christian. And they wrote letters to, by them after this manner, the apostle and elders and brethren. Ito na yung laman ng letter. The apostle and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles.
in Antioch and Syria and Cilicia. So, pinakalat na nila sa lahat ng churches. For as much as we have heard that certain were which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, ye must be circumcised to keep the law. And keep the law, to whom we gave no such commandment. Okay, so ito na naman yung kalaban. Pansin nyo, mga bata. May kalaban lagi eh. Para malaman mo yung totoo, makita mo kung sino yung totoo, ina-identify natin yung kalaban. So, kanina, baka sabihin nyo, yung nasa, si pastor lagi, nag-post na naman sa Pope. Kailangan mo na si Pope. Huwag natin siyang, kaya lang natin siya dun. Hindi pwede yun. Pag hindi mo yung tinuligsa, yung nasabihin ng tao, o sige, may religion kayo, may religion kami, may... Pare-pareho. Hindi ganun. Hindi mo malalaman ang katotohanan sa ganun paraan. Amen? So, kaya we... kailangan, may magsalita tayo against sa mga loko-loko na yan. Amen? Kasi yung mga bading na yan. Kaya sabi dito, ito naman, hindi mo sila yung bading, pero ito yung mga Hudyo nga. Sabi dito, come out from us. Okay, so mga naging Kristiyano na to, inobserbahan yung kanilang ginawa, as umalis. Nakita niyo yan? Sa church, madalas din yan. May pupunta dito, magpapabaptize pa yan, parang Judas. Bandang uli, aalis dito, masama sasabihin sa atin yan, sa ibang tao. Ayan, siya tinuturo niya, ganyan. Kaya at least alam niyo na ngayon yun. Sa kanila nangyari yun, expect na natin mangyari sa atin yun. So sabi dito, ano yung tinuturo nila? Ay, by the way, sabi niya, they have troubled you. Ano yung sabi ng trouble? Pinipagwisyo kayo? Diba? Ang ganda na ng pananampalataya nyo, lolokohin kayo, may dadagdag sa turo, wala naman. Sabi dyan, hindi naman namin tinuro yun ah. Pag nila tinuturo. Kaya ngayon, para makalaban nyo, malabanan nyo false doctrine, hindi sila katulad ng Catholic na patayin natin yan. Hindi ganun ah. Hindi ganun ang way natin. Alam natin kung impyerno yan, bahala na silang Diyos sa kanila. Hindi natin sila papatayin, di ba? Wala tayong ganun. Walang kahit kailanman na totoong Kristiyano pumatay ng heretic. Kaya alam natin, ganun yung Catholic, yung Protestante, ganun din yan eh. Doon mas matindi yung Catholic. Natin din natin gagawin yun. Pero, warning nga natin yung iba ng mga tunay na nampalataya para hindi sila makinig sa mga loko-loko. Amen? Amen. Kaya ito, ginagawa namin yun yung kaya dati hindi nga mahilig sa Facebook. Pero ngayon, nandun kasi yung mga tao. Kaya kayo, nag-post-post kayo. Nakikita ko rin. So at least, makita nyo, di ba? Yung para stand ni pastor, hindi niya tinatago. Ibang pastor, tinatago yung stand nila eh. Ayaw na may masabihan sa alam ng kahit konting negative. So masisira yung aking ministry. Reputasyon ko. Sa'yo. Okay, so, ito yung mga sinabi ah. You must be circumcised. Mapatuli ka dapat ah. Kailangan, gawin mo yung sabat yan. Ang dami yung sa Facebook eh. Talagang puro nang loloko sila dun. Kailangan mga Kristiyano, Sabado. Hindi gano'n na sinabi ng Bible. Amen? Kaya ngayon, sabi ito, it seemed good to us being assembled with one accord to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. So, Barnabas and Paul talaga yung pinaka-main. Pero meron pa silang ibang sinugo, sabi dyan. Kasama ni Barnabas and Paul. Bakit? Dinescribe kung sino itong Barnabas and Paul. Men that have hazarded their lives for the name of the Lord Jesus Christ. So, again, pag meron sinesend ng church, dapat ito yung mga nabanggit na rin natin yung last time, diba? Mga subok na to. Talagang ministry ng Panginoon ang gusto nitong i-pursue, hindi yung anong papayaman or papayabang. Mga ganun kasi, yung iba nga, politiko na nga yung iba eh. Nakakahiya yun, no? O ito, makinig po kayo dito dahil po sa susunod na eleksyon. Ginulo mo na yung church. Pag ganun. Kaya tayo, wala. Tayo, magkatrabaho tayo, soul winning, ministry. Wala tayong personal agenda dito. Amen? Amen. Kaya, binabanggit niya kasi para magtiwala yung mga tao. Itong mga to, addicto sa ministry. Tiwala kayo dito. We have sent therefore Judas and Silas who shall also tell you the same things by my mouth. Okay, so ibig sabihin, nasinulatan na sila, pero mas maganda, may tao talaga magsasabi doon.
Okay, so ganun tayo, di ba? Kaya minsan may invitation na nga kayo, mga bata, sinusundo pa kayo. So, importante kasi minsan yan. But seem it good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than this necessary things. So, nabanggit nga kanina. To abstain from meats, offer to idols. Napansin nyo, medyo iba, may iba, di ba? Sinabi lang kanina, pollution of idols. Ngayon dito, isa pala sa mga ginagawa nun, yun nga, sabi ko kanina, alisin mo na yan. Kasi iba dyan, mag-aalay eh. Kung hindi mo inalis yan, hindi, ka na, hindi naman mag-aalay dyan eh, yung anak mo. Diba? Kaya sabi dyan, ito, yung sabi ko sa inyo medyo against kay Paul eh, naalala nyo sa Roman 6, sabi dun, pag may kurari, nag-imbita sa inyo ng piyesta, uso sa atin yan eh, mga Pilipino, kaibigan mo, pupunta ka ba? Kainan yun eh. Yan. Ganito yun, ha? Kami ni Brother Jesus, pupunta kami. Okay? Except, ha, basahin na nga natin yun. So, gusto kong patunayan sa inyo na hindi lahat ng judgment, actually, kahit ng mga apostol, tama. Minsan, sumasablay yan. Kaya ngayon, kukunin mo yung buong context ng Bible. Na natin. Hindi ko makita. Alam ko sa Roman 6 yun. Tapos na tayo doon? Tapos na tayo doon, di ba? Sa Friday. Yung iba sa inyo, di sumasama, no? Sabay, walang load. Gusto nyo, lo-loada namin kayo. Magsabi lang kayo. Amen? Kwenta lang naman yun, eh. Nakita mo na, di ko makita. Sa inyo? Di yata 6. Romans 14, sabi. Piyesta. Sabi piyesta dito. So yan, nasa 14 po sa ano yan, mga kinakain nila. Nasa na ba yan? Dispose. First Corinthians pala, okay. So basta sa Romans 14, diniscuss dun yung mga pagkain, di ba? Hindi dapat mong kainin, or pwede mong kainin, hindi dapat, or pwede naman. Instead dun. Pero dito sabi dito, ito to. Whatsoever is sold in the shambles, that it. O yan na. Nakita nyo yun? Kakaiba na dun sa sinasabi kanina na, oy, huwag kayong makain ng dugo. Okay, makain. Ito sinasabi ni Paul ngayon sa 1 Corinthians 10, kahit anong binibenta sa palengke, kainin mo. Huwag ka na magtanong. Diba? Linaw eh. So again, tingnan nyo rin yung kakano sa inyo kung medyo high blood ka na. Huwag ka na mga ano, diba? Pero yung sabihin nito, wala na tayong pagtatangi pagdating sa pagkain. Okay? Kasi bakit daw? For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sa Diyos naman lahat yan eh. And if any of them that believe not bid you to a feast, yan ang pistahan, mga pista, and ye be disposed to go, ay kaibigan ko naman to, sisharan ko, ako talaga hindi lang makatanggi, sige pumunta ka, sabi, whatsoever is said before you eat, asking no question for conscience sake. Okay, sabihin nyo, pinakain ka ng baboy, hindi ka kumakain. Wag mo, at least wag mo isipin na pinagbawalan ka ng Diyos kumain ng baboy kaya hindi ka kain. Hindi ganun. So, sabi dito. Ngayon, kung high blood ka na nga, pwede mo gawin excuse yun. Ngayon, sabi dito, ito yung exemption na sabi ko kanina. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols. Dahil sinabi niya na ito yung sinacrifice ko kay San Pedro, kung sinong idol nila dyan, na hindi naman totoo. Huwag na kayong kumain. Ano ba talaga? Masama ba kumain o hindi? Ang sinabi niya man dyan eh, and for conscience sake. Okay?
for and it not for his sake that showed it. Okay? Pag may nagsabi sa iyo, ito, inopen ko kay San Pedro, kay San, sino man yan, San Talosia, sino man yan, San Juan, San Del Monte, Isidro. Pag sinabi niyang ganun, okay pa rin actually natin kainin yun, kaso lang, siya ay matitisod, kasi Kristiyano ka, alam mo, hindi tayo naniniwala sa mga idols, sa sinabi niya na para kayang kay Santo ganyan. Tapos kakain, okay lang yun. Yung pagkain, wala pa rin tayong problema sa pagkain. Pero dahil sa konsensya niya, matitisod siya, na wala ka palang pakialam kahit in-offer niya sa demonyo. Hindi naman tayo naniniwala doon. Ano mangyayari? Matitisod siya. Yun ang sabi dito. Kaya huwag ka nalang kumain. Para pag hindi ka kumain, ay, ayaw niya pala yun. Kasi sinabi ko pa eh. Ano pa na sabihin? Ganyan. Naintindihan niya yan? Ulitin ko ah. So, pupunta ka ba sa pista? Hanggat maaari din, huwag na lang. Hanggat maaari. Pero minsan kasi, alam mo na, tinatayin mo yung may mga tao eh. Wala pa siyang ano dyan. Wala pa siyang, hindi naman siya tao dito. Hindi naman siya napaka-panatiko. At hindi naman ito yung tipong tao na, oh, wait mo, pumunta ka sa pista. Hindi naman siya ganun. Punta ka! Diba? Pero ako, yun yan, mas maganda, huwag na lang, sana. Pero hindi yung pinagbabawal sa inyo. Nakita yung pagkaiba? Yes. Hindi yung pinagbabawal sa atin. Wala tayong ano dyan. Lalo na yung mga, siyempre, gusto ng kainan. Hindi yung bawal sa atin. Okay? So, balik tayo doon. Tapusin na natin. Sorry. Medyo, nadala ako doon eh. Kaya, saan ba tayo? So yun, so sinabi lang sa kanila yon. So again, parang nagkontraan sila, pero ang mas tama, obviously, yung sinulit na ni Paul na napakalinaw may mga explanation. So pero nung time na to, pina-abstain sila dyan sa... Ayan. Hindi ko pala na-discuss to, no? Itong mga nanggugulo sa'yo, sabi niya, subverting your souls. Ibig sabihin nito, para kang, oy! Yung mga... mga kalaban ng gospel. Eh, kung gagawin nyo, huwag kayo maniwala dyan sa Bible, ha. Parang si Pope nga, yun ang sikap ngayon, eh. Sabi ng Bible, mga bakla na yun, pinapatayan, eh. Hindi tayo, ha. Pero, they deserve death. Tapos ngayon, sabihin nila, okay lang yun, dapat nga, kasal pa sila, eh. So, loko-loko, diba? So, huwag tayong maniwala doon. Pero, ginagawa nito mga to, they subvert your souls. Ibig sabihin, pinapailalim ka nila. Hindi nyo naman kailangan gawin. Again, yung kaligtasan mo, hindi naman wala yan. Pero, mali yun. Diba? So, hindi na tatapusin na natin doon. Amen? So, at least na-explain natin yung importante kasi yun. Kahit sa amin, may nagtatalo pa dyan eh. Ayun na muna. May question ba? O, oh, sagot natin yung question ni Laika. Ano sagot mo? Ano sagot mo? Anong tanong mo? Nasa ilalim ng lupa, sabi sa Bible. Yun nga po. Dahil alam natin sumasamba sila sa Diyos Diyos. At actually, hindi naman lahat eh. Sabihin nga lang, hindi naman sumasamba dyan eh. Ibig sabihin, intindihin natin kung nasan sila. Hindi lang nila kilala kasi ang tunay na Diyos. Okay, ngayon, kung may pag-away ka dahil doon, eh, kamag-anak mo pa, kaibigan mo pa, para lang doon, eh, sinasabi sa atin ng Bible, hindi mo tayo naniniwala dyan eh. Eh, gusto mo lang, gusto lang ng fellowship, masesharan mo rin, kaibiganin mo. Huwag ka lang magpapailalim pagdating sa doktrina, saka sa pananampalataya. So, kumain ka. So, masama ba o hindi? Kaso sa pista, hindi mo maiwasan. May position pa. Ayun, pag may mga ganun, huwag kang participate. Pero gusto mo, asarin mo sila. Pasan ba yan? Oo. Oh. Yan ang maganda sa atin. Alam nyo, maganda sa atin. Pag diba, kahit naman saan eh. Pag ikaw yung marunong, hindi naman ikaw yung madedihado eh. Alam mo yan eh. Inalayan ka ng gano'n. Eh, pinainom ka, inom ka ba? Alam mo namang hindi. Hindi sila pa yung maaasar sa'yo. Ayun ang maganda dun eh. Magposisyon, huwag ka magposisyon. Kaya, actually, kahit magposisyon ka rin eh. Huwag naman, pero pwede mo silang asabi, pasan ba yan?
Ibig sabihin, mapupush mo yung issue. Yun ang maganda. Pag alam mo yung doktrina, hindi ikaw yung, si ano, Chelsea, huwag natin isama yan kasi ganyan. Kung ayaw nila, di okay din. Kung isama ka talaga nila, alam mo yung intention, hindi ka na masa rin. Sumama ka. Yun ang maganda sa atin eh. Ganyan sa anong? Sige. Saglit na lang tayo, ihatid na lang kayo ni na, ano. Ano nga? May ginawa daw na mali. Kailangan. Sorry. Sorry. Sa Panginoon, patawarin ba agad? Okay. Okay, dalawang bagay yan. Diba? Again, sa kaligtasan, saka sa ibang bagay. Okay. Hiwalay lagi yan. Yung kaligtasan kasi, pinaka-importante yan eh. Alagang pinaka, pag hindi ka naligtas, tapos ka, yung piano ka. So, hindi ganun ng Diyos na, kasi bata pa naman kayo eh. Kaya nung maganda sa inyo, ang leniency ng Diyos nasa inyo pa. Pero alam niyo na yung tama at mali. At pumupunta nga kayo sa church, ibig sabihin, nanampalataya kayo kahit o paano, di ba? Pero, sisiguraduhin natin yan. Okay, lilinawin natin like ka. Okay, ang tanong mo, papatawarin agad? Ang Diyos ba, kailangan niyo bang mag-hold ng grudge, bitterness? Hindi naman eh. Ako, yung anak ko, di ba, may ginawa yan, binasag niya yung cellphone, galit ako nun. Pero pag nag-sorry na, araw-araw, galit ako sa kanya. Ganun ba yun? Hindi na. So, siyempre, paluin ko, napalo ko na, nag-sorry na, wala na yun. Nakalimutan ko na yun. Amen? Amen. Bili lang bago cellphone. Kumbay lang bili, no? Para makalimutan ko yun. Ano? So, tuloy ulit natin yan. Amen? Amen. Minsan-minsan, mga ano, kaya importante yung church kayo lagi. Amen? Kung may time tayo, ano ulit natin, follow up natin yung mga hindi pa sigurado. Okay? Mababaptize na rin. Ano yung tanong? Charles. Ang ganda pala. Charles na lang. Ang gusto ko yung Charles. Daling madali eh. Charles. Inigo parang mga... Charles. Hmm. Hmm. Yes. Hindi naman ang Diyos ano eh. Hindi naman siya nagkukula sa budget eh. Kasi ang Diyos, naging selo siya. Siya lang yung Diyos, dapat siya lang sambahin. Kasi may iba kang sinasamba. Diba? Kaya masama yun. Dapat siya lang. Ano pa? Sige. Alay ka. Dahil gusto ko ilay ka, matalino to eh. Pwede mga taong matalino dahil makonvince mo yan eh. Kaya naman. Sige, ilay ka. Ah, sige, tuloy na lang natin kasi time na rin, ha? Ha? Okay, sige. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Mga tanong yung mga bata, Panginoon, dahil sila'y itiwala sila, umadalo sila. I pray, Panginoon, personally, na sila po'y palain nila sa sagot sa mga katanungan nila. Sa umigitan yung salita pang malinaw, explain po ito, Lord, kung aming time niyo po dito. At especially ngayong gabi, nakita namin ang kwento po, Panginoon, ng early churches, kung paano nang nire-resolve, mayroong mapayapang solution dito, Panginoon. Nakita rin ang mga kalaban niyo, Panginoon. Binideal nila, nilalabanan nila yung mga maling turo. Para matutunan namin to Lord kung paano exactly kami maglalaban sa mga false doctrine at the same time binibuild up namin ang kapatiran at nag-aakay kami ng kaluluwa Panginoon na naliligtas Panginoon soul winning ang iba pa Panginoon na dapat namin ma-reach lahat hanggat kaya namin Panginoon. So kayo po lagi magpapala Lord sa lingkod ng lahat ng sumusunod Lord sa ng kalooban dito. Pwede pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.